magpapasalamat tayo sa Diyos dahil nararapat lang na siya ay ating purihin, siya ay ating dapat pasalamatan. Dahil ang lahat na meron tayo ngayon ay nanggagaling sa Diyos. Kaya dapat lang na tayo ay magpapasalamat sa Kanya at magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kung ang Panginoon nagpapatawad, tayo pa kaya mga tao ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa, di ba? Yung mga nagkakaroon ng kasalanan sa atin, patawarin din natin, malay natin. Ito yung mga tao ay yung mga ginagawa natin ay magiging dahilan na magbago ang mga tao. Lahat naman tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Pinanganak naman tayo ay may mga kasalanan na tayo. Yun ang mga namana natin sa ating mga nauuna o mga sinauna nating mga matanda. Ang lahat ay ating pasalamatan ito. Ilang taon man tayo na nandito sa mundo, marapat ay pasalamatan natin. Wika nga nila, when you are born, di ba, ay umiiyak ka nga, di ba, a baby cries because nandito na siya sa mundo. Alam na niya na siya ay nandito na at nagiging tao siya at nakipamuhay sa mundong ibabaw ng likha ng Diyos. Kaya marapat lang na mapasalamatan natin ang Diyos. Ngayon, umabot tayo sa, may maapag ang tao ay umabot sa golden years. Ay lalong lahigit na magpasalamat sa Diyos, di ba? Pag ang tao ay umabot sa 50 years, ito ay blessing ni God. Kasi umabot siya sa 50 years, di ba? Dahil karamihan niya ay hindi na umabot ng 50 years. Pag umabot ng 60 years, this is a bonus from God, di ba? Binigyan ka na niya ng bonus dahil nakaabot ka ng 60. Bihira ang makaabot ng 60. Ngayon, sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, pinaabot ka pa ng 70. Ito ay tinatawag na 70 years old super bonus na ito na galing sa Diyos. Ba? So, manggagaling ka sa 50, binigyan ka ng Panginoon ng blessing. Pagdating ng 60 years old mo, binigyan ka ng Diyos ng bonus na blessing. Galing sa Kanya. Pagdating mo ng 70, binigyan ka uli ng Diyos ng tinatawag nating blessing. Super bonus na yan. Diba? Ngayon, pag ang tao ay umaabot ng 80 years old, di ba? Pihira yun dahil sa mga daming mga sakit-sakit ngayon nararamdaman ng mga tao. Ito yung mega bonus na. Ibig sabihin, mega pasalamat mo na sa Diyos dahil sobra-sobra na ang binigay niya sa iyong blessing. What more kung umabot ka ng 90 at 100 years, di ba? Pag umabot ka na ng 90 or 100 years, yan ay tinatawag na ultra bonus. Super, super, super na talaga yung binigay ng God sa atin. Pag umabot tayo ng ganung edad na 100 or 90 years old to 100 years old. Kaya, lahat naman tayo, kung ano man yung naabot nating edad na binigay sa atin ng Diyos, yon ay dapat nating pasalamatan. Maraming maraming salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng buhay na ganun. Pinaabot niya tayo sa ganung buhay. Pinaabot niya tayo sa lahat ng ating pagkakamali, sa lahat ng ating pagkakasala, andudo ng Diyos. Isang tawag lang natin, Lord, patawarin mo ako. Ando doon na siya. Nagbibigay na siya ng kapatawaran. At niyayakap pa tayo ng Diyos. At binibigyan pa niya tayo ng sobrang pagpapahalaga. Kaya naman tayo, magpasalapat din tayo. Suklian natin ang binigay ng Diyos sa atin. Yung binigay ng Diyos sa atin, lalo na pag umabot na tayo ng 80 years old, sobra-sobra na yung biyaya na bigay ng Diyos. Marapat nang
Panginoon, ay dapat nating pasalamatan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, okay, everything, di ba? We see His creations, di ba? People are His greatest creations, di ba? Tayo yun, tayo mga tao. May maganda, may mga hindi kagandahan, may mga puti, mayroon namang hindi kaputian, di ba? Yung tinatawag nilang, hindi naman tawagin nating maitim. Kasi yung maitim, hindi naman maitim yan. Mga nagiging dark lang sila. Dark brown, di ba? Pero yaan ay dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Kung ikaw ay maputi, huwag mong i-look down ang mga taong may itim. Di ba? Kung ikaw ay maganda, huwag mong i-look down o maliitin ang mga taong hindi kagandahan ng kagaya mo. Kung ikay gwapo, huwag mong ipagyabang yung mga kagwapuhan mo. Dahil yaan ay nawawala lang yan. Diba? Pero, ang binigay ng Diyos sa atin, lahat yan, ay mawawala din yan. Pag yan ay gustong bawiin ng Diyos sa atin. Lahat ng meron tayo ay hiram lang natin ito. Pinahiram tayo ng Diyos ng buhay. Pinahiram niya sa atin ang lahat ng karunungan, ng katalinuhan. Yung sobra nating marunong tayong umunawa, marunong tayong makaintindi, marunong tayong magbasa, marunong tayong magsulat, mapalad tayo. Pero meron ding mga tao na kapos sa kanilang kapalaran dahil hindi sila marunong magbasa, hindi sila na marunong magsulat. Pero meron silang kagandahang loob. Meron silang kabutihan. Meron silang halaga dito sa mundo. Lahat tayo ay mahalaga sa mukha ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan niya ng katalinuhan, ng kagandahan, ng kabutihang sa puso. Yung may pagmamahal sa kapwa. Yung meron tayo, yung tinatawag natin ginagano nila palagi, di ba? Pagmamahal. Love in our hearts. Diba? Yung pagmamahal natin sa Diyos. Dapat nating ipagpasalamat dahil binigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagmahal. At huwag nating sayangin kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin. Gamitin natin ito sa pagpapahalaga sa kapwa. Gamitin natin ito para sa lahat. Pagmamahal natin sa sarili, para din pagmamahal natin sa kapwa. Pagmamahal natin sa kapwa, para din pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi ako preacher, hindi ako nagtuturo ng para sa Panginoon. At hindi ko rin, hindi ako palaging nagbabasa ng Biblia. Pero yung kunting-kunti lang nakaalaman ko tungkol sa ating Panginoon, yan ang pinagpapasalamat ko ng gusto sa kabutihang binigay niya sa atin. Ano pa kaya, lalo na kayo, na malaki at malawak ang inyong kaalaman, gamitin ninyo yan sa pag-akay sa kabutihan sa mga tao. Share your blessings. Kung ano yung binigay sa inyo na sobra-sobra, share. Tayo, ano mang meron tayo, mag-share tayo sa ating kapwa. Maliit man yan, yan ay blessing pa rin para sa kanila. At yan ay nagpapasalamat sila. Maraming salamat Panginoon. Maraming salamat sa lahat. At sa mga nakikinig, maraming salamat. God bless you guys. Happy Easter!